morning sa ating lahat. Morning po. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Yes. Amen. Okay. So ako'y natutuwa sapagkat kayo ay narito at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Amen. So because of His love, kung bakit tayo ngayon ay narito. Amen po ba? So ang pag-ibig natin sa Panginoon ay sana ay magpatuloy. Ano man yung kalagayan natin, ano man yung sitwasyon ng buhay natin, magpatuloy tayo sa Panginoon. Ang bawat sitwasyon ay kaya niyang baguhin. Amen? Sapagkat siya ay mabuti sa ating lahat. So ngayon ay ating huling pag-aaralan yung pagbabago. Okay? Bakit nga ba talaga tayo binabago? Sabi sa atin, awitin, binabago mo ako araw-araw. Tama? Tama ba yun? Binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Lahat kasi tayo ay hindi perfecto. Yung mga pag-uugali natin bilang sa tao, ay mayroon talagang dapat ayusin at mayroon dapat talaga baguhin. Okay? So, sige. Ay, ako po ay samahan ninyo sa mga talatang ating babasahin sa Romans chapter 5, 6 hanggang 8. Okay? At kung maaari po, ang lahat ay magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Okay? So yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, God's love is the reason why we keep changing. Because of His love. Okay? So, sige. Tayo pong lahat ay tumayo at pakibukas ng inyong mga Biblia sa aklat po ng Romans chapter 5, 6 hanggang 8. Okay? So, sige. So, sa lahat na mayroong Biblia ay pakibuksan po ninyo at tayo pong lahat ay tumayo. Amen? So, we will read all together chapter 5, Romans 6 hanggang 8. Okay po? So, tayo pong lahat ay magbasa na sa ating Panginoon. 6. When we were unable to help ourselves at the moment of our need, Christ died for us, although we were living against God. Very few people will die to seek the life of someone else. Although perhaps for a good person, someone might possibly die. But God shows His great love for us in this way. Christ died for us while we were still sinners. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Ama na makapangyarihan sa lahat. Totoo, Panginoon, na kami ay makasalanan. Lord, kahit magkasalanan kami, kami, O Diyos, ay minahal niyo pa rin. Lord, salamat sapagkat ang totoo, hindi talaga kami karapat-dapat sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo kami pinagdirian, Panginoon. Sapagkat ang kasalanan ay katulad lamang ng itong basura, Panginoon. Na kung paano namin tinitingnan o paano namin pinagdidirihan ng basura ito, ganyan kami, Panginoon. Subalit, ito'y hindi naging balaki para mahalin niyo kami, Panginoon. You died on the cross because of our sin. Because of your love, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila nito, Panginoon, pinili niyo kami mahalin, Panginoon. Salamat po ng marami. Marami kaming sakit, Panginoon. Subalit kami lahat ay pinagaling ninyo, Panginoon. Salamat sa bawat pabor na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Tinataas ka namin, O Diyos, sa oras na ito at aming hinayaan ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, na kumilos sa aming kalagitnaan na siyang magtuturong magpapaunawa ng mga salita ninyo, O Diyos. Maraming maraming pong salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Okay? Tayo pong lahat ay magkakaupo na. Okay. God's love is the reason why we keep changing.
Okay, ang Panginoon, wala po siyang pinipili. Okay? Ano man yung lagay, ano man yung itsura mo, ano man yung kulay mo, ang Diyos ay hindi ganon. Minahal ka ng Diyos noon pa man at hanggang ngayon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Tama po? So, ito ay mahalagang bagay. Sabi niya, when we were unable to help ourselves, at the moment of our need, Christ died for us. Ito yung sinabi ni Paul sa atin kaysa mga talatang ito. And then sabi niya, ang masaklap dito mga kapatid, although we were living against God. Sipin niyo po yun ha, na kontra tayo sa Panginoon eh, kahit noon pa man. Bakit po? Sa lahat ng ginagawa natin ay hindi sa ayon yun sa paningin ng Panginoon. Pero the reason why, bakit nga ba talaga tayo minahal ng Panginoon? O, di ba? Minahal ba tayo ng Panginoon dahil may ginagawa ka sa Kanya? Ang totoo, wala tayong ginawa, pero minahal ka ng Panginoon. Tama ho? Wala kang pagod, walang pawis, pero minahal ka ng Panginoon. Tama po? Lahat tayo. Kaya wala tayong may pangmamalaking, wala tayong may pangmamayabang. Alam mo kung bakit talaga ako? Hindi dahil sa iyo, kundi dahil naman sa Panginoon. Tama ho? Ulitin nun natin, wala pong pinipiling itsura ang Panginoon dito. Hindi kailanman magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tama ho? Hindi siya magbabago. Magbago ka na lang, pero hindi siya magbabago sa iyo. Ganun yung Panginoon. At kahit anong gawin mo at gawin ko, hindi ito makaka-apekto sa Diyos sapagkat siya ay Diyos na dakila. Hindi mo maapektuhan ang Diyos sa ginagawa natin. Tama ho? Ang Panginoon is still God. God is love. Wala siyang pipiliin. Hindi tulad po yan ng tao eh. Namimili tayo ng mamahalin natin. Tama po ba? Mahal ko lang ang isang tao pag mahal niya ako. Pero pag hindi niya ako mahal, hindi ko rin siya mahal. Baba ano? Yun yung mga di mananampalataya. Pag di ka mananampalataya, according the book of Matthew, na sinasabi doon, ginagawa din kasi naman niya ng di mananampalataya. Dapat sa mga Kristiyano, hindi ganon. Noong unang panahon, yung hindi mo iniibig, dapat ngayon siya ay yun na iniibig. Hindi mo siya tinuturing na kaaway. Kasi kung ganun parang yung ginagawa mo, yung dati mong kaaway, o dati mong hindi mo kayang mahalin, hanggang ngayon na hindi mo parang yung nagagawa, wala pa rin pagkakaiba kayo doon sa mga di mananampalataya, sapagkat yun ay ginagawa din naman nila. Okay? So, sabi dyan sa atin, nothing can change God's love for you. Wala pong makapagbabago. Pag minahal ka ng Diyos, minahal ka niya. At hindi pinibagay kahit sabihin mo pa, Lord, huwag mo na akong mahalin. Hindi, mahal ka ng Panginoon. Naintindihan, no? Wala pong magbabago doon. Ganon ang Panginoon magmahal sa iyo. Hindi siya mababago. Mahirap tinagin po yun. Hindi siya katulad sa atin. Yung ating carnality. O, di ba? Yung mga pagmamahal natin, minsan condition. Mamahalin kita kung gagawin mo to. E paano bang hindi niya ginawa? Hindi mo na siya mahal. Tama po ba? Alam niyo kung bakit tayo nagbabago? Alam niyo bakit bawat araw nababago tayo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ginagawa mo yan dahil minamahal ka ng Panginoon. Tama po ba? Ang totoo, wala naman tayong pinagpagura nun. Namatay si Jesus para sa iyo. At wala ka talagang
na itulong sa kanya. Pero ang masarap doon kahit wala kang naitulong, minahal ka pa rin ng Panginoon at kaya-kaya ka pa niya tulungan. Tama ho? Tingnan niyo po itong sinabi ni Paul sa Tagalog po dito, ha? Okay, aking tinutupin ito. Sabi niya dito sa Roma, ulitin kong basahin, ha? Ito. Sabi niya, sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. And then, bagamat maaaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Okay? Noong tayo'y makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Ang totoo, hindi tayo marunong magmahal. Ano? Doon sa 1 John, inyong mababasa po doon yung lahat ng pag-ibig. Okay? Sa unang Juan. Hindi tayo marunong magmahal at hindi tayo una nagmahal sa Diyos. Sino ba yung magmahal sa ating una? Ang Diyos. Wala ka talaga may pagmamayabang. Ang totoo, kahit ikaw ba yung Kristiyano, hindi pa talaga buo na ikaw ay marunong magmahal. Tama ba? Tama ba yung sinasabi natin? Bilang Kristiyano, dapat ngayon nababago ka na at natututo ka na magmahal. Amen? So lahat tayo ay dapat matutong magmahal sapagkat kung hindi no, mahirapan po tayong mabago nito. Okay? So, sige. Sabi dito mga kapatid, mayroon tayong babasahin bago tayo magbigay ng tatlong puntos doon sa ating binasa kanina. Sabi niya, gagawa ka ba ng masama sa mga gumagawa sa iyo ng mabuti? Palagay ninyo. Okay? Di, sabi pa dito, sasaktan mo ba ang mga taong nagmamahal sa iyo? Kapalit na ginagawa sa iyo, papayag ka bang gawin ito? Palagay ninyo, may taong nagmawa na sa iyo na mabuti. Pero, kaya mo bang gawa ng masama siya? Praktikal ang usapan tayo ngayon. May tao ba nagawa ng mabuti nung nagagawa siya ng mabuti? Ang nangyari siya pa yung nagamalik? Siya pa yung sinisik? May nangyari ba? May nangyari po ba? Mayroon! Di ba? Sa kabila ng iyong pagtulong, sa kabila ng iyong pagmamahal, nagagawa pa niya saktan. Yan yung nakakaiyak na kalagayan sa buhay ng isang tao. Alam niyo, nararasan ko yan, Jesus. Isa ka na sinaktan siya. Tama po ba? Alam niyo, iiyak ka sa kabila ng lahat ng ginawa mo at napagod ka, tapos yung sitwasyon ay babaligtarin na ikaw pa ngayon yung may kasalanan. Pag yun ay naranasan yung mga kapatid, higit ba doon yung naranasan ni Jesus sa iyo? Tama po ba? Pero tingnan po ninyo. Nabago ba yung pagmamahal ng Diyos sa iyo? Patuloy ka po rin na minamahal ngayon ng Panginoon. Still, He is our God. At patuloy siyang magmamahal sa iyo kahit sabihin mo, huwag mo na akong mahalin, mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Tama po ba? Sa kabaligtaran nito, mahal ba natin ang Diyos? Kung mahal mo ang Panginoon, handa kang magbago sa araw-araw ng iyong buhay. Tama po? Okay. So, dito si Paul, na kanyang binabanggit na ito, ito yung tama at magiging sa paningin ng Panginoon. Na kinakailangan na tayo ay minahal, na kinakailangan na tayo ay mayroong pagbabagong nakikita sapagkat ikaw ay minahalan ng Panginoon at dapat may pinakikita ka sa kanya kung mahal mo rin talaga siya.
At dapat ikaw ay nagbabago pag-usayin mo ang iyong ginagawa. Tama po? Okay. Sabi ko rito, naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos mula pa ng una? Parang hindi. Ano? Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng Diyos noon pa man na tayo isingat dito? Sobrang mahal tayo ng Panginoon. Hindi ka sana pinayagan ng Panginoon na silang sa mundo ito. Tama po ba? Yung mga nanay at magulang natin, yan ay naririyan. Ginamit siya ng Panginoon para ipalaba ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Sa ginawa ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon, ano yung gusto mong ibigay sa kanya? Ano yung dapat mong ipalit sa ginawa sa iyo ng Panginoon? Saktan mo ba ang Panginoon? Gusto mo ba muli na ipabago ang ating Panginoon sa cross? Diba? Sa kabila ng mga pangyayari ito mga kapatid, sa buhay natin ngayon, sabi ni Apostol Pablo, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na kahit noon tayo makasalanan pa, at maging ngayon kahit tayo ay nagkakasala, hindi inaatras at hindi tinatalikuran ng Panginoon ang pag-ibig niya sa iyo. Gusto niyang baguhin ka sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Tama po? Ang isang tao, pag masama, gawa mo rin ang masama, palagay niyo, mababago siya. Palagay po ninyo. Hindi ko. Kasi masama yung ginawa, masama yung pinakita mo, equals masama. Pero ang isang tao, gumawa sa iyo ng masama, at pinakita mo yung tama at yung mabuti, at lagi mo yung ginagawa sa kanya, palagay niyo, mababago mo yung isang tao? Yes. Pero kung lagi mong pinapakita kung ano yung kanyang binabato sa'yo, ganun din yung binabato mo, hindi mo siya mababago. Hindi mo papakita sa kanya yung buhay mo ngayon na ikaw ay nakikusto. Tama po ba? Kasi kung ngayon nakikita nyo din yun eh, wala mong babago doon. Di ba? Pero yung pagmamahal na naranasan mo, ipinakikita mo sa kanya, darating at darating araw, magantay na lang. Sapagkat hindi ikaw yung magbabago sa kanya, ang magbabago sa kanya ay ating Panginoon. Minsan tayo ay nayaya mo. Ang tagal ko na siya na ginaganito, ang tagal ko na siya. Kapatid, alam mo ba yung trabaho mo? To share the words of God. Hindi mo siya kayang baguhin. Hindi ikaw yung mapapatubo ng ipinalahagi sa kanya. Ang gumagawa nun ay ang ating Panginoon. Ang trabaho mo is to share the word of God. Okay? Iparamdam mo ang pagmamahal na ramdaman mo sa kanya. Tandaan, yung binhi na bawat hinahasin natin, hindi mo alam kung totoo o hindi. Sapagkat ang gumagawa nun ay ang ating Panginoon. Tama po ba? Siya yung nagpapalago mo. Siya yung magbabahayaan mo na ang Panginoon sa tamang panahon na siya ay makikita mo na kasama mo na dito sa simbahan. Tama po? Kasi baka kayo ay nagsasawa, Pastor, matagal mo na kasi yan eh. Hayaan mo na ang Panginoon. Tandaan mo, mahal ka ng Panginoon noon pa man at hanggang ngayon ay mahal ka ng Diyos. Tama? So, tingnan po natin yung una na ating pag-aralan. Sabi niya, we strive, number one. Oh, do you believe that God loved you from the beginning? Yes. Okay, one, we strive to be faithful not so that God will love us, but because we already know that He loved us. Ito minsan yung iniisip natin. Tandaan ninyo, sa ating binasa, minahalan tayo ng Panginoon noong una pa. Naintindihan? Okay. Sabi dito sa atin, sa aking binasa, sinisikap natin maging tapat, hindi para mahalin tayo ng Diyos. Kundi alam na natin na mahal niya tayo. Minsan dito tayo mali. Di ba? Simple lang para lalo natin maintindihan ito muna binanggit po natin. Ang pagiging tapat po natin, hindi para tayo ay mahalin ng Diyos. Tandaan po ninyo, mahal na tayo ng Panginoon.
Alam mo kung bakit ginagawa mo ang pagiging matapat? Dahil mahal ka ng Diyos. Tama po ba? Ginagawa mo yung pagiging matapat mo sapagkat noong pang alam mo na mahal, mahal ka na ng Panginoon. Hindi mo ginagawa yung pagiging matapat para yung epekto ay mahalin ka na ng Diyos. Hindi, mahal ka na noong ba? Tama po? Katulad kay Brother Ryan. Simple lang, isa po natin si Brother Ryan. Total, matagal po nito hindi nakita. Kasi si Brother Ryan nandito dito. Di ba? Pag siya ay nagmahal sa isang tao, tama, Brother Ryan? O kung siya man ay naging matapat sa isang tao, dahil nakikita niya sa isang tao na siya ay mabuti, kaya siya nagiging matapat. Tama po? Ang Panginoon ay pinili sa atin. Ginagawa mo yung pagiging matapat mo, you are faithful to God, sapagkat alam mo, mahal ka na noon ba? Hindi ginagawa mo yung pagiging tapat para mahalin ka na, hindi ganon. Ginagawa mo niya kasi alam mo nang mahal ka ng Panginoon. In the Old Testament, sinabihan po sila ng Panginoon doon, Diyos. Anong sinabi ng Panginoon? Be holy, because I am holy. O be faithful, because I am faithful. Ang Diyos ay tapat noon pa man sa atin. Kaya yung pagiging patapat mo ngayon, hindi ka nagtatrabaho niya para ikaw ay mahal ka na ng Panginoon kahit wala kang ginawa. Tama po? Nagiging tapat ka ngayon, mga kapatid, bumayo ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi nagiging tapat ka para mahalin ka ng Diyos. Hindi ganun. O di ba, namatay siya para sa'yo? Wala ka namang ginawa. Di ba? So yun ay biyaya ng Panginoon. Binigay yan sa iyo ng Panginoon na dapat ikaw ay gumawa ng katapatan sa kanya. O ano yung sinabi po niya sa aklat ng 2 Timoteo chapter 2:13? If we are not faithful, He will still be faithful because He must be true to who He is. Di ba? Ang Diyos ay tapat. Kahit hindi ka tapat sa Kanya, yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Hindi naman natin maepektuhan siya ng ganon. Yung pagiging tapat mo ba ay epekto na ikaw ay minahal ng Diyos? Di ba? Minahal ka ng Diyos, kaya ka ngayon ay nagiging matapat sa Kanya. Yan yung epekto kung bakit ginagawa mo yung pagiging matapat mo sa Panginoon. Amen ho? Kasi minsan, akala natin ngayon, yung mga ginagawa natin, kaya ginagawa mo yun, ay para mahalin ka ng Diyos. Yung sinabi natin kanina sa Romans, kahit makasalanan pa tayo, minahal ka na Panginoon. Kaya yung ginagawa mo ngayon, pagiging tapat mo sa Panginoon, sa iyong paglilingkod para sa Kanya, ginagawa mo yun dahil bunga ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ang pagmamahal mo nga, ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo, huwag mong sasabihin, ay yung naging faithful ka, kaya minahal ka niya. Wala ka pa pong ginawa dito, kapatid. Tama po, wala ka pang ginagawa, hindi ka pa nagiging matapat, hindi naman talaga ngayon tapat ng paman. Pero tingnan niyo po yung ginawa sa inyo ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Ako sa buhay ko ngayon, maging sana kayo, intindihin natin, noon ay mahal na tayo ng Diyos. Kung ako man ang ngayon ay nagiging tapat, bunga ito ng pagmamahal niya sa akin. Hindi ko ginagawa ngayon yung pag-aking pagiging tapat para mahal na. Tapos na po yun. Naintindihan, mga kapatid? So tayo ngayon ay narito dahil bunga ng pagmamahal ng Panginoon, kaya tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Tama? Pangalawa, hanggang tatlo lang tayo, mga kapatid. Pangalawa, ang pangalawa natin, we strive to do our best, not so that God will love us, but we do it because we already know that He loves us. Diba? Sa buhay natin, ano ba yung best natin na ginagawa?
ginagawa? Yung best mo ba, ginagawa mo yun para mahalin ka ng Diyos? Pinagmumuti at pinaghuhusay mo yung ginagawa mo nga ngayon dahil gusto mong mahalin ka ng Panginoon? Kapatid, nagkakamali ka noon pa mahal ka na ng Diyos. Ginagawa mo yung bagay na pinakamaganda para sa iyo sapagkat nararamdaman mo na mahal ka na ng Panginoon pa man. Kung ganun yung usapan, pwede tayong maghambugan dito. Pwede tayong magmalakihan. E pagmamalaki yung ginagawa ko, alam niyo kung bakit ako ginahal ng Panginoon? Kasi mas malaki yung ginawa ko kaysa sa iyo. Tama ba? Alam niyo, sinasabi po natin dito is to do our best. Alam niyo po, yung tungkulin, yung assignment na binigay sa inyo ng Panginoon, and do your best. Tama? Ito minsan ang dapat natin tingnan. Okay. Ginagawa mo yung lahat ng bagay na yan, nararamdaman mong mahal na mahal mo ang Panginoon. Tama po? Yung pagpapagal mo ay hindi epekto para mahalin ka ng Diyos. Mahal ka na talaga ng Panginoon pa. Okay? So, tingnan niyo po yung Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ano po yung nakasulat? I mean that you have been saved by grace through believing. Okay? You did not save yourself. O, tulad na, di ba, kanyang binasa natin sa Romans? Di ba? You did not save yourself. It was a gift from God. O, yan po yung sinabi po na talatang ito. O, yung 9. It was not the result of your own efforts. Hindi mo yung pinagtatrabahoan. Ang pagmamahal ng Panginoon na hindi ka nagtrabaho noon. Hindi ka nagpawis. Tama ba? Hindi ka nagpawis. So you may not brag about it. Ikaw ganun pala kung ganun yung pangyayari na para mahalin ka, ipaganda. Hindi ito kung brother ay katulad ng pagmamahal ng isang tao. Ano? Ikaw ba brother Domain ng inibig mo yung studio, si may karibal ka? Mayroon di ba? Sino yung pinaburan? Yung krosas na yung dala na isa o yung buwik na bulaklak? Sino yung pinaburan? Istudyo siya. Ay, wala krosas. Balak iha na lang ng regalo. O, di ba? So, kapatid, pwede ka magyabang eh. Pero hindi eh. Di ba? Gumagawa ka ngayon ng pinakamagandang bagay para sa'yo dahil alam mo, mahal mo na ang mahal ka ng Panginoon. Hindi mo yung tinatrabaho para mahalin ka. Unjukan mo ang pagmahalin mo ako, Panginoon, ha? Tatrabaho ko ng ganito, ha? Hindi ganun. O, Panginoon, ha? Bagiging tapat ako sa iyo, ha? Mahalin mo ako, ha? Hindi ganun. Noon pa, kasi hindi ka naman talaga tapat, mahal ka na ng Panginoon. Di ba? Noon pa, hindi ka natatrabaho sa kanya, mahal ka na ng Panginoon. E ngayon, kaya ka gumagawa, dahil gusto mong sakrihan yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Tama ho? Kaya tayo ngayon mga kapatid, patunayan mo ginagawa, ano yung best para sa'yo na gawin mo para sa Panginoon? Di ba? Dapat yung pinaghuhusay natin kasi alam natin na mahal niya tayo. Ako mayroong assignment dito sa simbahan. Kayo din ay mayroong assignment sa simbahan. So, kinakailangan yung pagigihin, pagputihin yung mga ginagawa natin. Okay? Bilang bahagi sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen ho? So, sana maintindihan lang natin na hindi yung tayo gumagawa ng ganito para mahalin ng Panginoon. Mahal na tayo noon pa ba ng ating Panginoon? Sinusuklian po natin na kahit sa ganitong paraan, maipakita naman natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Tama po? Hindi na tayo nakakadagdag ng sakit ng ulo. Tama ba?
Dahil ikaw ay nasa pamilya ng Kristiyano, dapat hindi ka na nagdadagdag ng sakit ng ulo. Eh, hindi ka na dapat bigyan pa ng isabi yung intention sapagkat alam mo na dapat yung ginagawa mo. Tama po ba? So, bilang bahagi sa pamilyang Kristiyano, alam mo na yung ginagawa mo ay sinusukihan mo yung ating Panginoon. Kaya hindi yan ipinto dahil pinagpapagalan mo pa hanggang ngayon para mahalin ka ng Diyos. Sabi ko sa inyo kanina eh, pag mabahal ka minsan sa isang tao, mahal ko yung halimbawa, dalaga. May papagawa sa inyo. Ano ba yung tawag sa probinsya? Pangalan ito, sa amin noon, mayroong harana na tawag eh. Ano? Na kung ano pa doon sa Samar po, mayroon po doon ano, pag may birthday, kailan, gitara naman po yung sa umaga, ano, harana din po ang tawag ata noon. Oh, mananita, okay. O, kasi minsan natin, eh, ganun yung ginawa pag may birthday, kung madaling araw. Okay? So, dito mga kapatid, maging yung panahon nung sa amin doon, pag yung nagsusuyo ng babae, nagsisibak ng kahoy, oh, yung tuka. Tuka ba ang tawag na yung ibibigay sa yung gawain? Okay? So, bibigyan ka. So, tandaan ninyo mga kapatid na, walang ganun ng Panginoon eh. Minahal ka ng Diyos na labis-labis. Tama ba? So, hindi katulad ngayon, di ba? Eh, sana naman, huwag ganun yung pagmamahal natin na mayroon tayong condition na kukunin. Tama ho? Sasabihin mo, pupigyan mo ako ng Toblerone, sasagutin na kita. Toblerone lang? Brad Ryan? Yung ganun ba kahalaga na yung oo mo ng Toblerone? And then, yes! Magkano ba yung Toblerone? Eh, ganito lang kalit naman, magkano lang naman yun. Ganun ba kahalaga ng yes mo? Eh, hindi ganun dapat, ano? Eh, ganun lang naman mga bagay na yan, uuuhan mo na. So, again, babalikan po natin ito. Sino ba yung gumagawa sa inyo ngayon ng the best para sa Panginoon? O ba, hindi kayo gumagawa ng the best? Hindi ba kayo gumagawa ng the best sa Panginoon? Alam niyo kung bakit niyo yung ginagawa? Lagi niyo nilagay sa isip niyo, mahal na, minahal ako ng Panginoon. Hindi ako nagpapagod dito para mahalin niya ako. Hindi. Mahal ko naman Panginoon. Tama ba? Pwede ba natin palagpakan ng ating Panginoon? Simple niyo, libre-libre, di ba? Mahal ka ng Panginoon. Ang sarap, wala ka ng ginawa. Okay, nakahilakan ka lang. Patapos na rin na balitan. Mahal pala ako ng Diyos. Wala ka naman ginawa, nakahilakan ka lang. Di ba? Mahal pala ako ng Diyos. Inagnakaw ka nga eh. Tapos, pagbalik ka sa Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Ano ang rason bakit ka lang maglalayo sa Kanya? Ano ang rason bakit ka magbabakrin sa Panginoon? May kulang ba ng pagmamahal ng Diyos sa iyo? Hindi ba sapat yung pinaramdam sa iyo ng Panginoon? Bakit ka nalalagay sa Panginoon? Kulang ba ang Panginoon na binigay sa iyo? Kapatid, balikan mo yung buhay mo. Kung gaano ka kamahal ng Panginoon, ang gagawin mo na lang ngayon, paano ko magagantay ng parang siya ginawa sa akin? Wala na wala naman siya hinihingi sa iyo, pero bilang mga tao mayroong kakaibang pagkagawa sa atin ng Diyos, alam natin yung dapat natin gawin. Tama ho? Ako. Sa pangatlo, ang ating panghuli. Sa ating panghuli, sabi diyan sa atin, sa panghuli natin, sinisikap natin maging banal, hindi para mahalin tayo ng Diyos. Ngunit ginagawa natin ito dahil alam natin na mahal niya tayo. Alam niyo kung bakit kayo nagpapakatuwid at alam niyo kung bakit ako gumagawa ng pagiging matuwid? Dahil alam mo ng Panginoon, hindi ka po ginagawa para mahal niya. Hindi ganun. Being holy, sapagkat ang Diyos natin ay banal. Naintindihan, no? O, sabi po dyan sa aklat na ito, sa talata na ating babasahin,
sa 1 Pedro 1:15-16. But be holy in all you do, just as God, the one who called you, is holy. And 16, it is written in the scriptures, you must be holy because I am holy. Lima, tanda natin mga kapatid, ha? Mas maganda yung makita na ikaw ay gumagawa ng matuwid. Ginagawa mo yan sapagkat alam mo na matuwid ang Panginoon. Alam mo, minahal ka ng Diyos noon pa man ito. Tama po? Be holy. Bakit karapat-dapat ang iyong ginagawa? Oh. Kung halimbawa si Brother Manny, si Pastora, sasabihin, Santo Pastora, Santo Manuel, ano yung pakiramdam, Brother Manuel? Wala lang. Santo Pastora. Sino yung nagagalit pag sinasabihan, banal na Manuel, pwede bang basahin ninyo ang salita ng Diyos? Banal na Almer. Anong pakiramdam? Banal na Ryan. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Masaya ka ba pag sinabihan kang banal? Ikaw, brother, sa kapag sinabihan mo banal, banalin mo si lula mo. Banalin mo si papa mo. Ganun ba yung ginagawa natin? Ano ang gusto mo, brother, sa tol? O, di mo nyuka. Masaya ka ba nun? O, anak na ng aso. Bakit ka ngayon Kristiyano? Pwede ka bang tawagin banal? Pag Kristiyano ka ba, nang buhay sa salita ng Diyos, pwede ka bang tawagin banal? Alam nyo kung bakit ko yung sinasabi sa inyo. Sino yung nagagalit ng ganyan? Sino nagagalit? O ano ang dapat natin itawag sa mga Kristiyano? Ano itawag natin? Ay, pag naglalakad ka doon, may dalagang Biblia, may sukbit kang Biblia. Ay, andyan na yung banal, dumaraan. Ano ang gusto nyo? May dalagang sukbit na ispanin dito at baril? O mayroon akong dalang alak? At sabi, ay, andyan na yung banal na aso. Bakit naman, di ba? Ano ang gusto nyo yung tawag sa atin? Banal, di ba? Banal. Saint. Oh, Saint Peter. Kaya yung mahal na pagpapalibig ngayon eh, ano? Saint Paul. Oh, di ba? Saint Agnes. Saint Ryan. Saint Sator. Oh. Saint Dominic. O Domingo. Oh, di ba? Oh. Alam nyo kung bakit tayo naging banal ngayon? Alam nyo kung bakit ka ngayon gumagawa ng matuwid? Nang dahil yan ang pagmamahal sa inyo ng Panginoon. Pero ang hindi lang maganda sa isang Kristiyano ngayon, pag sinasabihan ng banal, parang gagantihan pa yung nagsabi ng banal. Parang gusto pa niyang sapuki yung nagsabi sa kanya ng banal. Kaya kung siya itatang, ano gusto mo sabi ko sa'yo? Pumunta na lang siya, siyempre banal ka. Ano gusto ko sabihin sa'yo? O, ikaw, ano gusto mo sabihin sa'yo, Mr. Bernal, mamili ka? Banal? Ano gusto mo? Banal o nababanal-banalan? O ano gusto niyo sabihin? Minsan yung Kristiyano, hindi mo maintindihan eh. Ikaw na mismo ay Kristiyano, hindi mo naintindihan yung sarili mo. Di ba? Pupunta-punta ka dyan, pag-aaral ka ng salita ng Diyos, nababago ka ng buhay pa, tapos ayaw mong patawag na banal. Huwag yung ayaw mong patawag ng banal, huwag ka nang magbago, huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang lumapit sa Panginoon. Pero huwag ka nang kapatid. Huwag kayong magagalit pag sinasabi kayo, ay, andyan dumaan si sister, matuwid yan. Kasi paano kasi ngayon nakalagay sa atin pag sinabi na, parang nakaka-insulto, anong pastora? Naglalagad ka lang, ay, andyan yung matuwid. Parang nakaka-insulto. Alam mo pag ganun yung inisip mo, kasi hindi ka baka may ginagawa kong masama. Kaya ayaw magpatawag na banal o matuwid. Di ba? Lahat pa tayo dito ay banal.
Nag-alayan talaga yung alam niyo kung bakit nag-alayan yung tao? Kasi alam niyo yung banal din po natin ma-describe, din po talaga natin maisabi kung gaano ba yung katakilan ng Panginoon. Kung yung sikat ng araw na yan ay ganyan, mas matindi pa po niyan. Alam niyo kung bakit hindi po makita ni Moises yung ating Diyos? Sapagkat yung kanyang glory, mas matindi pa dito sa araw na to. Kaya tuloy, para pag sinasabi ang kanon, parang plastic na ikaw ay natututunan na nakakahiyan. Alam niyo yung bawat salita ay tinatawag po natin ang ating butihing kapatid. Alam niyo, parang nakakalubog. Parang pag sinasabi, pero ano ba talaga ang dapat sabihin sa'yo? Oh, andyan na po yung salbahin natin kapatid. Yung salbahin pastor, andyan na po. Ano ba yung be holy because God is holy. O, di ba? Ginagawa mo siya kasi bakala lang, hindi ka naging matuwid dahil para mahalin ka ng Diyos. Hindi ganon. Di ba? Kanina, hindi ka naging tapat para ikaw ay mahal. Hindi ganon ko eh. Mahal ka na ng Panginoon kahit gumagawa ka ng katapatan. Gumagawa ka ng bibig sa buhay mo, hindi para mahalin ng Diyos, kundi mahal ka na talaga ng Panginoon. Yun yung sukli mo para sa Kanya. Bakit ka ngayon nagiging matuwid? Bakit ka nagpapakaba na sinisigap mo na maging maging banal? Dahil alam mo, mahal ka na ng Panginoon. Tama ho? O, ikaw ngayon ay banal, matuwid. Binabago ka araw-araw ng Panginoon. Kaya hindi posible na ikaw ngayon ay tawagin banal na amin. Ano? Parang natatawa tayo ng banal. Ano? Parang ang tawagan kasi dapat ngayon, brother, diba? Sister, ano kayo kung baguhin natin? Baguhin kayo natin. Ay, banal na pasto na. Kumusta po kayo? Baguhin kayo natin yung brother and sister. Diba? Sabi, unang tumagulong, banal na yun. Banal naman ngayon. Good morning. Kasi, ang nakasanayan sa mundo, diba ganon? Pagkapanig ka, tawag, oy brad! Sister, baguhin kaya natin yung pagiging Kristiyano ng lahat ng mga nabago na sa Panginoon. Oy, banal na Derry, kumusta? Ang parang, kahit ikaw eh, ang sagwa, pakinggan, ano? Pero alam mo yun lang talaga naman talaga dapat, yung karapat-dapat na tawag sa'yo. Oh. Para nakakatiklop, ano? Ay, banal na banal eh. Kumusta kayo? Kasi yung ating tinawagan ngayon, nakasanayan natin yun. Pero kung nakasanayan talaga siguro natin yung banal, alam niyo kung lagi natin sinasabi yung banal, magpapakabanal ko. Diba? Kung ano yung iniisip mo sa isang tao, lalabas sa kanya yung mga bagay na iniisip mo sa kanya. Pero pag iniisipin mo ang isang tao na hindi maganda, lalabas din sa kanya, ay hindi maganda. Kaya ako, iniisip ko kayo ngayon dito, ay banal para sa Panginoon. At huwag niyo akong pag-isipan na hindi banal. Isipin niyo rin na banal din ako para pare-pares tayo mga banal. Tama ho? So, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Tayo man ay makasalanan pa naman. Alam niyo kung bakit ginagawa natin ito? Yan yung epekto mga kapatid dahil mahal tayo. Hindi ito epekto doon sa ginagawa mo. Okay? Na mahal ka ng Panginoon, pero hindi ganun. Wala kang ginawa, mahal ka na, Brother Ryan, ng Panginoon. Tama? Alam mo kung bakit dapat at gumagawa ka ng mabuti at bakit ka naging gusto mong maging banal at matuwid noon pa man alam mo ng mahal ka na ng Panginoon. Amen? Okay. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, tatlo lang po yan na ating pinag-usapan. Sabi uri yan, sa ating pagtatapos, mga kapatid, kapag naharap ka sa matinding paghihirap, nangahulugan ba ito na hindi ka mahal ng Diyos o pinabayaan ka niya? Ayusin natin, mga kapatid, ito na tanong na itanong. Kasi minsan, pag ikaw ay naharap sa napakatinding bagay, parang hindi mo na naranasan, mahal pa ba talaga ako ng Panginoon? Diba? Pangalawang tanong, mga kapatid, ito muna. When you are faced with great difficulties, does this mean that God does not love you or that He has abandoned you? Huwag niyong isipin yun. Huwag niyong isipin na hindi kayo mahal ng Panginoon.
Kahit ano pang difficulties na mayroon ka, napakabigat, hindi i-abandon ng Diyos. Hindi ka i-abandon niya. Hindi ka niya pababayaan. Okay? Pangalawang tanong, mga kapatid. Sabi niya, when you are serious with Him, does it mean that God does not love you or that He can't do anything for you? Amen, no? Ang tao mahirap po pag may sakit. Nag-iisip ka. Nasaan ang Panginoon? Bakit binigyan niya ako ng matinding sakit nito? Bakit hindi si kapatid na makasalanan sapagkat ako ay wala? Diba? Palagayin yung pagturo mo nun magugustuhan ang kapatid mo na siya magsakit ito hindi? Bago man natin yung punto nun, parang sinasabi natin, parang hindi naman ako mahal ng Panginoon. Parang wala naman siyang nagagawa sa akin. Kapatid, huwag mong isipin nyo. May sakit ka, kapatid, may magagawa at kaya kang pagalingin ng Panginoon. Naintindihan? Ganun ka kamahal ng Panginoon. Huwag mong isipin kung ikaw ay may severe na sakit sa buhay mo. Huwag mong sabihin walang magagawa ng Diyos. Huwag mong sabihin hindi kamahal ng Panginoon. Huwag mong sabihin na wala na siyang kapangyarihan para ikaw ay pagalingin. Siya ay may kapangyarihan na maging ngayon ay kaya niyang gawin para sa iyo. Kung ikaw ay mayroon para ng Panginoon. Amen po ba? Kaya-kaya ng Panginoon. Okay? Kaya sabi niya sa atin, does it mean that God doesn't love you or that He can't do anything for you? Kapatid, may gagawin sa iyo ang Panginoon. May magagawa siya sa iyo, may magagawa siya sa atin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sapagkat hindi ganyan ang pag-iisip ng Diyos sa iyo. Sa iyo lang yan. Pero ang Panginoon, ang laki-laki na magagawa niya para sa iyo. Amen? Okay. Sabi niya, God's love you unless you seek your own destruction. Ito ang hindi maganda. Mahal ka ng Panginoon, maliban na naman kung maghahanap ka ng sarili mo kapamakan. Ito. Mayroon po ako dito biblically o karakter dito sa Biblia, si Judas Iscariot. Okay? So sabi niya, given the fact that Judas was close to Jesus. Okay? Isa po siya sa isang disipulo ni Jesus. Sabi niya, during the 3 years of his ministry, 3 years of ministry ng ating Panginoon, siya ay malapit, kasama po siya ng ating Panginoon Jesus. It is difficult to imagine how he could commit such a betrayal. Isipin niyo na lang si Iscariote, isa sa nagtaksil. Alam naman niya na mahal siya ng Panginoon at malapit sila sa bawat isa. Pero alam niyo po ba, isa po siya. Si Judas. Ha? Isa po siya na kanyang ipinagkaloob yung ating Panginoon. Hinaligan niya yung ating Panginoon. Mahal niya, alam niya na mahal siya ng Panginoon. Ibinigay niya ang Panginoon ng ilang halaga? 3 po. Di ba? Alam niya rin na mahal niya, mahal siya ng Panginoon. And even the apostle, yung kanyang mga kasama, yung mga alagad po doon, hindi na rin nila ma-imagine na kaya gawin yun ni Judas. Sa kabila ng pagmamahal ng Panginoon, sa kabila ng ipinakita niyang pagmamahal sa lahat ng mga alagad, nakita ng mga alagad kung paano nagpagaling ang Panginoon. Nakita ng Panginoon kung paano siya nagpagkain. At nakita ng mga alagad kung paano nagpagkain si Jesus. Nakita niya yung buong pagmamahal ng ating Panginoon. Tanong ko sa inyo kanina, nung doon sa instruction po natin, may magagawa ba talaga ng isang tao na ginawa na siya ng mabuti, pero nagawa pa niya na hindi maganda? Sa panahon ito, mga kapatid, tingnan niyo po, mga kapatid, sila ay sadyang dikit. Oh. Si Judas ay siya po ay isang tagapag-ingat yaman. At dito rin ay dapat mag-ingat po tayo sa small things na mayroon tayo na pili magkaroon tayo ng problema ng pagmamahal natin. Sinabi ko sa inyo kanina, isang Toblerone, ang halaga is 30 or 50. Ipagpapalit mo na ba ang Panginoon doon?
Ipagpapalit ko na ba sa isang bagay lamang ang iyong pagmamahal? Ito mga kapatid, tingnan niyo po yung ginawa ni Judas. Okay? Nung sa pagkakataon yung ginawa niya na yun, sabi ng Panginoon sa Last Supper, o sige, gawin mo na. Akala man siguro ng mga disipulo ay bumili na kung ano. Hindi ganun. Kundi kung ano yung gagawin ni Judas doon sa ating Panginoon. At ibinigay, binigyan po siya ng pira para ipagdalo ang ating Panginoon. Ito mga kapatid, papaisimulan yung istorya niya na, noong pagkakataon na yun, na-realize ni Judas na mali ay yung kanyang ginawa. Anong ginawang hakbang ni Judas? Anong ginawa? Bumalik po siya doon sa nagbigay ng pera at ibinalik doon. Pero tinanggap ba? Hindi. Pagpapakita lang ba yun ang kanyang pagsisisi? Ha? Pagpapakita niya ba yun ang kanyang pagsisisi? Binalik. Ano ang ginawa niya? Kung totoo, nagtalaga siya ay nagsisisi. Binalik niya sana yung pera na yon at bumalik doon kay Jesus. Pero ano po yung nangyari? Binigyan niya yung pera doon at umalis at pinili niya na siya ay magbigtig. Alam niyo ba, hindi maganda yung magtaksil ka sa pagmamahal. Naibigyan mo? Hindi yung maganda. Ginawa mo na ng maayos ng Panginoon. Pero pinili mo yung kapamangan. Ang totoo, hindi tunay na repentance yung ginawa ni Judas. Ni Judas. Kasi kung totoo, dapat bumalik siya doon kay Jesus. Kasi binalik niya yung pera. Dapat punta sa kay Jesus sapagkat doon siya nagkasala. Pero minsan tayo ay ganun yung iniisip natin sa buhay natin. Eh, binalik mo naman eh, kaya hindi ka na nagpapakita. Puntahan mo yung iyong kung saan ka nagkaroon ng problema, puntahan siya. Tama? Kapatid at kaibigan, ano bakit ko ba yan? Bakit ko po ba yan sinasabi sa inyo? Hindi dito sapat yung Lord, Lord, Lord. Hindi sapat yun. Yung sumusunod lamang sa kalooban ng Panginoon, yung sasapat sa ating Diyos. Marami ngayong panahon tumatawag, Jesus, Jesus, Lord, 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 gumawa ako ng ganito. Pero ano sinasabi sa Matthew, chapter 7? Anong sinabi dito? Sabi niya, sa chapter 7, 22-23 ng Matthew, pwede po, pakilabas, wala? Mayroon ba? Okay, wala ata. So, basahin natin na lang. Oh, ang sinabi po talaga dyan sa, sinabi po dyan na, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Oh, sabi dyan. Oh. Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name? And by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works. Tanda niya si Jonah, kasakasama yan ang Panginoon. Then sabi doon, matuloy sa 23. And then, well, I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Di ba? So sa ating mga buhay ngayon, lagi niyong pagkakatandaan na maging si Judas sa buhay natin, sana walang Judas dito sa atin. Ano? Sa pagmamahal ng Panginoon, huwag tayong maging Judas. Huwag tayong maging taksil. Huwag po natin ipagkanulo yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Tama po, yung pinakita na sa iyo ng Panginoon na napakaraming himala, biyaya sa iyo, gagawin mo pa ng ganyan. 3 years in ministry, si Judas, nakasama-kasama ng ating Panginoon, yung pala siya pala yung gagawa ng gano'ng hindi maganda sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus Christ. Amen? So lahat tayo ngayon na narito mga kapatid, tandaan, mahal ka na ng Panginoon. Sana naman, huwag tayo gagawa ng isang bagay o hakbang na masasaktan natin yung ating Panginoon. Amen? Magpatuloy ka ngayon sa ginagawa mo. Maging tapat ka dahil mahal ka ng Panginoon. Maging matuloy ka dahil mahal ka ng Panginoon. Gawin mo yung pinakamaganda para sa iyo. Gawin mo yung iniisip mong pinakamaganda dahil mahal mo
ang Panginoon. Huwag kang magtataksil sa pag-ibig mo sa Diyos. And let us pray. Panginoon, kami po Diyos, ay narinito, Panginoon, sa oras na ito. Lord God, thank you for your love. Every day in our lives, Lord Jesus, binabago niyo kami araw-araw, Panginoon, because of your love. Lord, salamat, Panginoon. Lahat ng mga ginagawa namin dito, Panginoon, ay bunga ito ng pagmamahal ninyo. Hindi namin ito ginagawa para mahalin ninyo, Panginoon, kundi ito ay bunga ng pagmamahal ninyo sa amin, O Diyos. Lord, maraming pong salamat. Noon pa man, makasalanan man kami, Panginoon, minahal niyo na kami, O Diyos. Lord, salamat po na matay kayo para sa amin. Sa mga kasalanan namin na ito, Panginoon, tinanggap niyo kami, Panginoon. Ito'y basura sa iyong paningin. Kami basura sa iyong paningin. Pero kaya-kaya niyo kami tanggapin, Panginoon. Thank you, Panginoon, sapagkat kayo ay Diyos ng pagmahal. Minahal niyo ang taibig nito, Panginoon, sapagkat hindi namin alam yung aming mga ginagawa, Panginoon. Kung kami man ngayon, Diyos, ay marunong pagmahal. Hindi dahil bunga ng aming mga sarili, kundi dahil kayo, Diyos, yung unang nagmahal sa aming Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Pagpalayan niyo ang bawat isa ho sa amin. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ng magsabi ng Amen. Salamat sa Panginoon.